magkasunod na bypass operation ang isinagawa ng Tarlac PNP at PDEA Region 3 sa bayan ng Concepcion, Tarlac, kung saan nasabat ang hindi bababa sa 20 million pesos na halaga ng shabu at marijuana. Arestado sa magkahiwalay na operasyon ang 7 sospek, habang nailigtas naman ang isang menor de edad. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Mar? Emma, abot sa 19 na milyong pisong halaga ng pinatuyong dahon ng marijuana ang nasabat sa ikinasang bypass operation ng PNP at ng PDEA sa bayan ng Concepcion, Tarlac. Bukod pa yan sa 3.4 million pesos na halaga naman ng shabu na nasabat sa hiwalay na operasyon sa nasabing bayan. 163 kilo ng pinatuyong dahon ng marijuana ang nasabat na mga operatiba ng Tarlac Provincial Drug Enforcement Unit at ng PDEA sa ikinasang bypass operation sa San Francisco sa Concepcion, Tarlac. Sa pagtaya ng mga otoridad, aabot sa 19 na milyong piso ang kabuang halaga ng mga nasabat na droga. Unang naaresto ng mga operatiba ang dalawang sospek na sina Marlon Miranda at Joey Palayan na nakatransaksyon ng posture buyer. Naaresto rin ang apat na sospek na sina Freddy Leta, Carl Andre Maico, Via Jean Ortiga at si Lorraine Fulgencio. Nakuha sa mga sospek ang ginamit na bypass money, mga cellphone at dalawang sasakyan na ginamit ng mga sospek sa transaksyon. Samantala, sa hiwalay na bypass operation ng PDEA Region 3 sa Concepcion Capas Road sa Barangay Dutong Amatas, naaresto ang isang big-time drug pusher habang na-rescue naman ang kasama nitong minor de edad. Nakilala ang sospek na si Luciano Tumake alias Onyok na nasa target list ng PDEA. Nakumpiska kay alias Onyok ang isang piraso ng transparent resealable plastic bag na naglalaman ng kalahating kilo ng shabu at nagkakahalaga ng 3.4 million pesos. Emma, dinala na sa Camp General Francisco Macabulos sa Barangay San Vicente sa Tarlac City ang mga sospek habang inihahanda ang mga kasong isasampas sa kanila, partikular na ang paglabag sa Section 5 o ang Sale of Dangerous Drugs sa ilalim ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. Maraming salamat sa iyong report, Mar Gabriel.